pinagpala at isang masayang pamilya. Masagana at nabubuhay ng masaya. Ngunit, paano nga ba nila haharapin ang buhay kung sa isang iglap ay nagbago ang takbo nito? Kung paano ang halos perpektong mundo ay biglang magbagong anyo? Ang anak niya si Vivian Transfiguration ay... Siyempre! Robot po sa kasi namin! Ang gali-gali talaga na alam ko. Malang-malang patuloy sa akin. Pinagpapala talaga sa akin ng pangalaman. Magpapatuloy mo lang yan, ha? Huwag po makinig yung basic lang po. Baka gusto niyo naman ako isali sa family bandin niyo. Tatawang po pa si Papa. Ay nga pala po, magsiserve po pala ako sa simbahan ko mamaya bilang papapasalamat po. Sige, ihatin na kita mamaya na. Isusutin mo nga pala, mga plansya na. Pa? Ako lang po magpa-plansya. Sobrang swerte ko talaga kasi kayo naging magulang ko. I love you, Ma. I love you, Pa. Mahal ka din namin, anak. Thank you po sa laging pag-guide sa akin at sa pag-suporta sa akin at sa pagkakaroon po ng supportive family. Mas lalo pa po ako mag-aaral ng maigi para mas matuwa sila mama at papa. At para mas maging proud sila na anak nila ako.
Malapit na ang moving up mo ah. Anong kukunin mong stand sa senior high? Di ko pa alam ko eh. Pag-iisipan ko pa po. Wala ka pa ba na pag-interest na sa mga bagay-bagay? Favorite subject mo? Or kung ano yung gusto mo maging pagdating ng panahon? Wala naman akong favorite subject, kuya. Pantay-pantay silang lahat. Basta matataas grades ko sa lahat, ayos na yun. Isipin mo yung mabuti, anak. Para yung saan nabukasan mo, ah. Apo pa. O kung hindi ka pa sigurado, mag-UMS ka muna, mag-STEM. Para pagdating mo ng college, magpipili mo kung ano gusto mo gusto. Apo. Para hindi po masayari future ko, gagawin ko po yan. Mama, to. Kain pa. Kamaya. Kami lang to. Kain. Oh, kaya naman. Kaya naman kumain na. Dami pang ulam. Dami pa dyan. Alam ko favorite mo yun eh. Kaya lang kain. Ano bang pwede sa akin? Nananawa na ako sa ganito. Wala nang bago. Lahat expected ko nang mangyayari. Para saan nga ba lahat ng ginagawa ko? Para kanino nga ba lahat ng to? Thank you.
mo sagutin. Maka importante. Sige. Sagutin ko lang to. Hi, Lolo. Kamusta na po kayo dyan sa langit? Masyado mo talaga mahal to si Lola, no? Ilang araw pa lang na mawala siya, sinundan mo siya agad. Hi, Lola. Miss, na talaga kayo sa opera. For sure, my birthday will never be the same again, Lola. Pero huwag po kayong mag-alala. Kami na pong bahala ni Kuya kay Mama. I love you, Lola. I love you, Lola. Sa'yo, mamaya ka na tumawag. Sama ko pamilya ko. Honey, concern lang naman ako sa'yo. Alam mo kasi, marami kang iniisip. At saka, syempre, hindi ko mapigilang hindi mag-alala. Alam kong concern ka, pero baka kasi dahil dito, magbibig tayo. Oo na. Sorry. Sorry na. Hindi ko na uulitin. Miss na kasi kita eh. Tagal natin hindi nakikita. Yan ako matutulong mamaya. Ayos ba yun? Yay! Okay, sige. Ako na maglilinis ng bahay. Just for you. See you later, love. I love you. Sige. I love you too. I love you, Mela. Naku naman! Asan na ba si na Dennis? Andayin pa natin gagawin project ko. Totoo, deadline pa naman ito sa Monday. Wait, tawagan ko na nga. Kanina ko pa kasi tine-text eh. Oh, nandiyan na pala ako, ayan nyo. Girl, sorry. Nalate ako, nakakaba tulog ko eh. Naku, Dennis, dahil dyan, ililibre mo kami ng merienda mamaya. Ay, ito lang pinsan ko bahala dyan. Sabit ko siya sa akin ngayon eh. At saka, ngayon lang nagkaroon ng lakas ng loob eh. Teka, Olivian. Andre nga pala, pinsan ko. Hi, Vivian. Kumusta ka? Sana okay na sumama ka. Ako sa inyo ngayon. Hi, Andre. Okay. Sigurado ka? Ayos ka ba talaga, Vivian? Naalala ko, pinaka-uwi na ako bigla ng mama ko. Pasensya na talaga. Ha? Uuwi ka na? Si Cinderella ka pa para umuwi ng maaga? Tsaka, hindi pa nga tayo nakapagsimula gumawa ng project eh. Bakla ka, this is not so. You remind ko lang, grades mo din nakasalalay dito. Asensya na talaga, may emergency lang. Kailangan mo na talaga umuwi. Thank you.
Sabit ko ngayon, sumeldo na kasi ko eh. Oo, oh, galing mo ng anak ko ah. Diba? Kasi mo sabi ko sa'yo, Julia, galing mo ng lagi. Please, galing talaga kita. Kaya mo yung kaya tayo, sasama lang buong pamilya, diba? Masa ko lagi kang busy sa work. Sorry ah, ano. Next time, babawi ako sa inyo ulit. Woo!
Bakit? Napakot! Napakot!
na ako po. Dito lang ako, ate. Kamusta pag-aaral mo? Ito kuya, ayos lang naman. Alam ko, napipilitan ka lang. Hindi ah. Kilala mo po ba ang simbahan? Sabi mo, tungkol sa pagbabago ni Jesus, kasama ang ilan sa mga alagad niya. Oo naman kuya, with feelings pa kaya si Lola nun. Lalo na nagpapakita ang gilas pangaraw sa Pedro na kung pwede magstay na lamang sila ni Jesus roon, di ba? At magtatayo siya ng kubol para kay Jesus, Moises at Elias. Buti naalala mo. Pero yun, tulad ni Pedro, na-excited dahil sa nakita niya, minsan, sa buhay natin. Kapag nakakaramdam tayo na parang ang perfect na, diba? Yung tignan mo, at saklan din tayo. Yung sobrang saya. Gusto pa nga natin, doon na lang tayo, diba? Sana, masaya na lang lagi. Pero yun, tulad na nangyari sa reading na yun, bumaba pa rin sila ng bundok. Hinarap pa din ni Jesus ang kanyang mga paghihirap at ang kanyang kamatayan. Ganon din tayo. Never naging perfect ang buhay din. Susubukin at susubukin tayo. Magkakamali, babangon, mahirapan, sasaya, mapapagod. Iyan siguro yung pagbabagoan nyo sa buhay, babe. Nasa sa'yo na lamang ngayon kung paano ito harapin o yayakapin. O siya, sige. Pag-isipan mo yun, ha. Uwi na tayo. Gugutom na ako, eh. Sige, kuya, tara. Tila.
Humihinto ang aking panahon. Wala naririnig kundi huni ng ibon. Umaawit, dinadala ng ihip ng hangin. Tila kumaganda ng lalong mga rosas. Sabay, sabay silang sumasayaw sa hampas ng hangin. Dumadampi at bumubulong sa'yo. Dumadampi at bumubulong sa'yo.